Sabi niya, Tony, bigyan niyo ng kwarto, hindi nakikipag siya. Yung dati, kayong tatlo, sabi niya ganyan. Nag-replace ako sa kanya na ayaw ko. Alam mo, nakakatulog ka na mag-isa kasi dati na lang hindi. Si Ate Pai, magagalit sa akin. Then, Rosie, may pasok pa ako. Eh, syempre, matutulog ako kasi 5 a.m. ako gigising. Yun na lang. So, ayan. Ginawa nila mami yan. Tapos, dito naman is yung mga cabinet ko. Ay! Yung mga cabinet ko, actually, nakita nila siya. Puro siya ganyan. Hindi ko pa siya naaayos. Kasi na, bagong lipat pa lang kami. Tapos, dito naman mga sapatos ko. Tapos, yung mga sapatos na nakalabas na yan, yan yung daily kong ginagamit. Para hindi na ako magbubukas kasi sobrang lagim niya. Dito rin, meron din akong mga gamit dito. Tapos yung mga iba kong damit is nandito. Pero, itong aking door, ito din ang tao. Ano ito yung ginawa sa akin ni mami? Katori, hindi ko alam yung mga pinagbibili sa akin ni mami. Isa ito siya. Tapos dito, labahan naman. At dito, ang aking mga damit din. Diba, sobrang dami kong damit. Tapos, ito siya. Dito, mga palda-palda ko, yung mga ganon, skirt na pahaba. Dress. Yes. Yun yung nag-grade sila mami at daddy sa vlog ko. Tinover din nga ako eh! Diba ang ganda? Napaka-classy! Lalo na pag na-turn mo ng black na pangitaas or something na... Tinover din! Sa'yo? 8. Para lang di ako masaktan sa 8. Hindi mo kataas ng kamay! Tapos, dito naman mga pambahay ko, mga jacket-jacket ko, hoodie, tapos ito rin, hoodie, tapos meron din ako dito mga panda, ayan, hoodie lahat yan. Tapos, actually, lahat sila hoodie. Lahat sila hoodie. Kahit hindi naman malamig dito sa Pilipinas, hinangar siya kasi po, wala na po talaga akong mapapaglagyan. Tapos, dyan pa po, meron pa po ako dyan mga gamit. Dito naman po gamit. Dito mga damit. Gamit, damit. Ito di ko alam. Basta lahat yan hoodie. Or mga skirt. Or pangbahay. At saka si mami rin ano dito. Idea dito. Actually, hindi pa po talaga ako kompleto. Kasi wala pa po ang kurtina dito. Yung parang nakikita mo naman siya. Like, parang siya kulambo. Yung ato, yung puti, i-cover pa yun ni Manny para hindi siya magulutin pa. Tapos, hindi pa rin dumadating yung chair ko. Kaya, hindi pa talaga ako kompleto. Tapos, eto, binili ito ni Manny. Sobrang helpful sa akin dito. Kasi, kada gabi, di ba nga po, pag ako mag-isa, ayoko po madilim. Kasi, first time ko lang po maglaro ng kwarto. At ayan siya.
Gumagalaw-galaw pala siya, no? Gumagalaw-galaw siya. At sobrang siya ako talaga na finally, meron na pa ako kwarto! So, ayun siya. Tapos, meron din ako dito sa mga lamok-lamok. Kasi ayaw ni Mami makagat ako. Kwento ka lang sa inyo, guys. Kwento lang, bakit? Ano, dati ayaw ko po talaga ng kwarto. Kahit, ang pinakaunang nagsabi sa akin na magkaroon ng kwarto is si Mama Marie. Sabi niya, Tony, bigyan niyo ng kwarto. Hindi nakikipag siya. Yung dati, kayong tatlo. Nag-please ako sa kanya na ayaw ko. So, ano nangyari? Nagkaroon ako ng kwarto na kasama sila Ate Ika. Actually, masaya po na nakakalungkot. Kasi, yung masaya part is, bigla ko nagustuhan magkaroon ng kwarto. Tapos, alam mo, nakakatulog ka na mag-isa kasi dati talaga hindi. Mm-hmm. Lalo na sa dati namin bahay, di ba, may mga multo. Kaya, hindi mm-hmm. ako makakatulog na mag-isa. Mm-hmm. Pag mag-isa ka na lang, magagawa mo lahat ng gusto mo. Katulad yan, 6 a.m. ako gumigising, naligo ako, mag-blower ako. Si Ate Pai, magagalit sa akin, Ate Rosa, may pasok pa ako mamaya. Mm-hmm. Hindi lang yun nabibideohan, guys, pero palagi siyang ganun. Saksi buhay si Ate Kiana. So ngayon, ang nakakalungkot na part naman doon is wala na ako kamanding, tatambay ako, mag-isa na lang ako. Meron kasi nangyayari sa aming tatlo or apat nila Ate Kiana na para mag-ritual kami, mag-aasala kami sa isang kwarto. Magpapatugtog kami, lahat kami nagkakasundo. Yun na lang, hindi na yung mangyayari ulit. Kasi nga, may sariling kwarto na kami. Pero, masaya pa rin ako guys. Kasi, may TV na ako. First time ko lang magkaroon ng TV. Tapos sa kwarto. So, sobrang saya ko talaga. At yun, sobrang saya ko din. Kasi, nagagawa ko na yung gusto ko sa sariling kwarto. Plus, meron na din ako sariling desisyon sa kwarto. Kasi nga, dati wala. Nagagalpa ako kay Ate Pay. Alam mo na, sa wakas, makakatulog na ako ng peaceful. Wala nang mag-i-stormo kasi yung mag-jowa na Team Kipay, kada madaling araw, mag-iingay sila sa kwarto. So ako, magagalit ako. Pag nagalit ako, susubo ako ni Ate Pay na nagsusulit ako. Eh, syempre, matutulog ako kasi 5 a.m. ako gigising. O, oh, diba? Wala nang ganun. Sana po, nag-enjoy po kayo sa room tour ko po. At thank you po sa mga nag-support na po sa akin. At ito na po ang subscriber ko po. Malapit na po ako mag-1M. So please, like and subscribe! Ay, gano'n pala.